Halo mangga bos, welcome back sa ating channel. This is Boss GV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos and tutorials na gagawin. Welcome back mga boss, meron naman tayong panibagong tutorial. And for today's video mga boss, ituturo ko sa inyo kung saan pwede gumawa ng mga iba't ibang klaseng font style gamit lang ang website na ito, yung coltext.com. Pwede ito gamitin mo sa mga gawin mong paint layout logo ng mga text, iba't ibang klaseng text font na magaganda. Halimbawa itong nakikita nyo, pwede mo gawing happy birthday, ilalagay mo doon sa tarpaulin na na-layout mo, or sa mga t-shirt na gusto mong i-print gamit ang mga font na ito. So explore lang kayo mga boss, marami tayong mga pagpilian dito ng mga font style. Pag i-select mo lang yung text logo o logo text para ma-edit yun. Pagkatapos i-click mo yung create logo. Pagka-create, i-click mo naman yung download para ma-save yung text or yung image sa device natin. So, mag-try tayo ng iba. Ito, tribal. Tingnan natin kung maganda ba yung name natin na Boss GV pag ito gamitin natin. So ayan. Tapos create logo. Then download. So explore lang kayo mga boss, marami pa dito mapagpipilian. So mamaya i-try natin ilagay natin sa t-shirt template kung maganda ba tingnan na pwede natin gamitin, ipaprint doon sa mga t-shirt printing. Ayan. Meron din mga categories nasa baba lang. So ayan, nag-try lang ako ng iba't ibang klaseng font style. Kung saan ba mas wak tingnan yung name natin sa channel, Boss GV. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga boss, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga gagawing videos. So shoutout pala sa mga laging nanonood ng mga videos ko. Salamat sa inyo. At kung gusto mo magpa-shoutout, comment ka lang sa comment section below. Sa next video ko, isa-shoutout kita. At kung sino din yung gustong mag-collab sa akin, email mo lang ako. Open po ako for collaboration. So, ayan mga boss, explore lang tayo dito. So, marami tayong mapagpilian. So, ayan mga boss, napanap ka lang kung saan yung paborito mong mga font style. Meron ding GIF, yung gumagalaw na text. So, pwede mo i-next mga boss. So, marami dyan. Hanap-hanap ka lang. So, ito rin yung karamihan na ginagamit ng ibang
printing ng mga t-shirt, ito yung ibang ginagamit nilang text. At kahit sa mga reporting, sa mga online classes, sa mga PowerPoint presentation, pwede natin to magamit as design sa ating mga presentation. So, mas maganda kapag may mga design tayo para ma-impress natin yung mga teacher natin. So, try natin mag-download ng t-shirt template na white. Try natin ilagay kung maganda ba tingnan yung ginawa nating mga text font style dun sa coltext.com. So, ayan. Hanap lang ako sa Google at ilong press na lang, tapos save image para ma-download. At kung gusto mo rin kumuha ng iba't ibang design sa Google, i-search mo lang. So, yun din. Long press mo lang. Tapos, click save image or click download image. Depende sa mobile mo. Tapos, mag-download ka na sa Play Store ng picture editor. Gaya nito, PixieLab. Text on pictures, mag-edit ng pictures, mag-add ng pictures, maggawa ng collage picture. Ayan, makikita mo to sa Play Store, i-download mo lang. Free po ito, meron lang ads, pero okay lang yun. Kasi doon ko makita yung mga ads, developer, web developer, or app developer sa mga advertisement. So normal lang yan pag may mga ads na lumalabas. Lalo na pag ka-export mo ng image, so merong ads na lalabas doon sa hulihan. So ayan mga boss, i-open lang natin. So ito po yung dashboard niya, kumaga home screen ng PixieLab pagka-open niya. Tapos, pwede mo i-clear yung background, i-transparent mo para yung logo mo na lang yung makikita. So, meron din akong tutorial before kung paano mag-layout, basic layout ng t-shirt design, kung paano gawin yung layout. So, ilalagay ko na rin sa description below yung link para mapanood nyo at malaman nyo kung paano gumawa ng mga basic t-shirt layout sa gamit ang PixieLab na application. So, ayan mga boss, sundan mo lang yung ginagawa ko. So, nag-import ako ng isang image na ginawa natin doon sa coltext.com. Itong Boss GB na may kulay dark green na may outline na black. So, adjust ko na lang kung saan yung banda na maganda tingnan para sa akin. So, depende naman sa iyo kung ano yung type mo, naka vertical ba or naka horizontal yung pagkalagay ng text sa t-shirt. So, pagkatapos niyan, pwede mo na kunin yung template na t-shirt, tapos yung logo mo na lang yung naitira para i-print mo doon sa t-shirt. So yan lang kadali magawa ng logo text logo. Yan, pareho lang yan. So watch mo na lang kung ang sundan nyo lang kung ano yung ginagawa ko mga boss. Yan ang dali-dali lang. Import mo lang tapos adjust yung size, kung saan ilalagay. Ganyan. So, pag gusto mong dagdagan yung mga design, mag-download ka lang sa Google. So, lahat ng kailangan natin nandiyan na sa Google. Mga layout,
na gusto natin, mga button, mga image, icon na pwede natin magamit as design or add-on design sa ating gagawin na project. So ngayon, mga boss, mag-try ako mag-download ng search button na ilalagay ko doon sa likuran ng aking ipa-print na logo text. So subscribe button i-download natin sa Google. So ilalagay natin sa likuran ng t-shirt. So, sundan nyo lang mga boss itong ginagawa ko. So basic lang to para sa iba, pero sa iba naman ay hindi pa nila alam kung paano gawin. So keep on watching, kumbaga watch and learn. Ayan. So ayan mga boss, adjust nyo lang, i-crop mo na lang para konti na lang yung matira. So ayan, so maganda na siya tingnan mga boss. Ayan. Ayan, okay na yan mga boss. Simple na simple. Pero pwede ka rin mag-explore ng sayo, damihan mo. Lalo na yung kakilala mo na yung in charge ng printing shop. So pwede ka maka-discount na sa mga logo na ginagawa mo dahil ikaw nang gumagawa, pwede ka tumawad. So dagdagan lang natin ng mga iba't ibang design, iba't ibang add-on. Halimbawa itong like and share para magkabuhay naman na yung ginawa nating design. So import mo lang tapos adjust. So ganyan lang kadali mga boss. Easy lang yan para sa inyo. Basta huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell mga boss. Malaking tulong na yan para sa akin. So mga boss, pagkatapos niyan, i-click mo yung may tatlong dot sa itaas. Saka i-save natin yung nagawa nating image. Yun ang pagbabasihan natin sa pagpaprint. Tapos dimension, click mo yung ultra para mas maganda yung image quality ng ginawa natin. Tapos tingnan natin doon sa gallery kung makikita natin yung ginawa natin. So yan po yung na-download natin kanina. So yung nagawa nating mga text, yan. So marami pa. Tapos tingnan din natin yung na-save natin doon sa yung buo na layout natin. So ayan mga boss. Ayan. So okay na yan mga boss. Thank you for watching mga boss.